Hello everyone! Beautiful day sa inyong lahat! Welcome po sa aking channel sa Leon Lens Garden. Ako po si Lena, inyong Mama Plantita. Ngayong araw, ang isishare ko sa inyo ay ang pag-prupa ko ng aking mga sansea, ng aking mga dwarf sansea. Ayan, kung paano ko sila tinatanim. May pagtanim na yung natural lang natanim, pero itong ibibidyo ko ngayon ay yung trinay ko na propagation from leaves. Sinubukan ko kung mabubuhay ko siya. At ito ang i-share ko sa inyo ngayon, ang pag-prupa ko ng Sansevieria dwarf sansea sa kanyang leaves. At ayan nga po ang i-share ko sa inyo ngayon. Pero bago yon, bago tayo magpatuloy, huwag nyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share na din kung magustuhan nyo po itong aking video. At huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe kung bago pa kayo sa aking channel. At huwag nyo din kalimutang pindutin ang notification bell para palagi kayong updated kung may susunod pa akong mga videos. Ayan guys, at ito na nga, i-share ko sa inyo yung aking leaf propagation ng aking sansea. At ito na nga guys, ito may nabakli kasing dahon ng aking sansea na putol. Oh. Ito, atin po itong kukunin kasi ito po ay naputol na ng dahon. Ayan, ito. Ayan, naputol na siya. Oh. Gahibla na lang yung nagalawit sa kanya or na kumakapit doon sa ano, kasi ito ay napaka ng chicken, kaya ayan, atin na lang kukunin at ating patutubuin. Ayan, dito po tayo magpapatubo ng ating Sansevieria, ng ating leaves propagation ng ating Sansevieria. Lagyan natin siya ng lupa, pero bago yun, lalagyan muna natin ng kasi malaki ang butas ng ating pot. Lalagyan po natin siya ng dahon muna. Ayan. Maanong din naman yung dahon na yan. Mabubulok. Ayan. Ayan ang ating gagawin propagation. Leaf propagation ng ating dwarf sansea. Ating pagpuprupahan ng ating dahon. Tapos ito po ang gagawin natin ay hindi po natin ibabaon, kundi ipapatong lang natin. Ito, kukuha tayo dito ng iba pang mga leaves. Ayan. Yung mga, ang mas effective ay yung medyo mura na leaves. Ayan. Ayan, sira na din itong dahon ng nabakli. Pero ito, pag ito natural na patubo lang ng sansea, okay, mabubuhay po ito. Pero pag sa leaves, yan, try natin. Ayan. Ganyan lang, ipapatong lang po natin siya. Ang ating leaves propagation. At kukuha pa tayo dito ng ibang leaves. Kasi matanda na din itong ibang leaves na to. Ayan. Na ano, hindi ko nahawakan. Tingnan nyo, may pasulpot na siyang kikis at ito madami akong ipuprupa. Natural lang na pagprupa, pero ito, sinubukan natin, leaves propagation. Ayan, oh. Ayan, ayan guys. At mas effective pag itong mga mura lang na leaves. Kung nakikita nyo, wala yung ano ha, wala yung ano, puno. Kaya na-try ko na ito at ang ipapakita ko sa inyo naman ay yung pinatubo ko. At ayan nga, may prove it na ako na nabubuhay ito.
Ayan. Ayan lang yung ating gagawin sa ating leaf propagation. Dahil ganyan lang din yung ginawa ko sa una na trinay ko. Ayan, pinatong ko lang siya. Pero yun ay hindi po sinasadya lang. Talagang ano lang, hindi ko sinasadya na pagprupa. Talagang itinabi ko lang siya. Ayan, ito, tapos ito, didiligan lang natin once a week. Ayan. Yan lang siya. At ito, madami pa akong ipuprupa na ano. At ito nga mga guys, isishare ko na sa inyo yung aking naprupa na at ngayon itatanim ko na din yung aking leaves propagation. Ayan. Lagyan natin dito, itatanim natin dito sa isang pot. Kasi may mga ano, malaki yung ano ng pot. Pwede din itong ano, itong bato, ayan, para hindi pa ano. Ayan, at lalagyan din natin ng lupa. Itong lupa na to, itong soil ko, ay galing lang sa pinagsigaan ko. Yung pinagsigaan ng mga damo. Ayan, at yan na nga ang naging lupa. Lahat na nagsama-sama na, mga sunog na lupa, mga may bato-bato, may kahalo na itong mga sunog na mga ano, na naging lupa na din, sunog na mga dahon, at nabulok na din ang mga dahon, dahil siyempre hindi natin masisigaan sila pag ano sila, basa, kaya yung iba natuyo na, sa ilalim na napunta. Ayan. Ayan, medyo ano pa. Tapos, ayan nga, guys. Ayan, oh, mataba na yung, ano, iba kong naitanim. At ito na nga, guys, kukunin na natin yung ating pinatubo na ito talaga ay hindi ko lang sinasadya ito. Ito. Ito, oh. Ayan na yung isa, may tumubo na, may ugat na siya. Kung nakikita nyo, ayan, may ugat na siya. Ayan. At ito, dito lang din natin siya ipapatong para magkaroon ng ano. Wala pa siyang ano, wala pa siyang, ayan o. Oh. Ayan, nagkakaroon na. Ayan guys, nakikita nyo, ayan o, magkakaroon na siya ng baby. Ayan, bumubukol na siya. Kasi may ugat na siya guys, oh. Ayan o. Oh. Ito ay isang leaves propagation din na bali ito ang pangalawa kong ano talaga. Pero yung nauna kong na ipapakita ko sa inyo yung tumubo na talaga siya. Ayun ay hindi ko sinasadya kasi yun nabali ng manok kung natatandaan nyo. Yung Pasko, nung namasko kami, pagdating ko ay ano na sila, nagkatumba-tumba, nagkasira-sira. At yung leaves nga ng isang sansi ay nabakli. Bali, mura-murang leaves pa lang. Parang ganito. Murang leaves. Ayan, murang dahon. Ay tinabi ko lang. Yun ang una kong tinabi lang. Hinayaan ko lang siya kung talagang magkakaano siya o mabubulok siya or ano. Pero ayan, napatunayan ko na nabuhay siya. Tulad nito, ayan, oh my, ano na siya, bumubukol na. Ayan, nabali din ito. Bali, ito ang pangalawa kong ano na, pangalawang propagation. Ayan. Di ba, kung nag-aano nyo, wala siyang ano talaga, dahon talaga siya. Ayan, walang kasamang ugat, puno, or ano, natanggal talaga siya sa, ano niya, sa puno niya. At ito na nga guys, yung nabakli ng manok noong Pasko na trinay ko lang na patubuin. At ito, may ugat na siya guys. Ayan o. Oh. Mahaba na. At may anak na din. Ito na. Ayan o, oh, diba guys, nabali. Ayan yung pinagbalian sa kanya. At ito na nga, nagkaugat siya. At ayan, yan yung kanyang anak. Yan siya nabuo. Ayan o. Oh. Ayan, kung nakikita nyo guys. Ayan.
talagang nabalis siya, guys. Wala siyang ano, wala siyang kasamang puno or ugat, pero ayan siya. Ayan oh, 'di ba? Yan oh, talagang humulma yung pinag ano niya, pinagbalian oh. Ayan, wala siya, pero ayan, ayan nga tumubo siya dito din sa pinag balian sa kanya dahil nagkaugat na siya. Ayan, ayan na oh. Kaya success ang leaves propagation ko ng aking, ito ay yung green na dwarf sansi. Ayan. May tumubo na. Na may baby na siya. Ayan oh. Talagang may baby na siya, guys. Ayan guys, at itatanim na natin siya dito sa pot para tuloy-tuloy na yung kanyang pagkabuhay. Pero yan, ganyan lang ang pagtanim natin. Siyempre, pahigain lang natin yung kanyang mother o yung kanyang dahon para hindi naman maano yung baby. Ayan. At tatakpan lang natin ng kunti yung pinakaibabaw. At ayan na nga, guys, yung ating leaves propagation success. Ang leaves propagation natin ng sansi Berriana dwarf na green. At yung iba, yung yellow, ayan, may ano na ito. Ayan o, oh, yan na, bumubukol na si yellow. Ayan, nagkakaroon na. Ayan, yan ang pagsisimula ng ano, baby. Ayan, diba o, oh, yan guys o. Oh. Yan, nagsisimula na siya. At atin lang muna siyang dito itabi na lang natin para halimbawa nagka-baby na siya ay atin nang ikukuni lang natin at ipuprupa. May ugat na din siya kasi at yan ay tuloy-tuloy na. Ayan guys, yung ating success leaves propagation ng ating Sansevieria dwarf. At ito, bali ito ang pangatlo nating sample. At i-update ko sa inyo kung itong lahat ng ito ay magkakaugat or magiging success din. Ayan o, oh, tingnan niyo ito. Yung pinutol ko na kagahibla na lang. At nagbabrown na nga o. Oh. Yan, nagbabrown na yung kanyang pinagputulang nauna. At parang magkakaugat na din. Ayan guys! Ang ating video for today. At kung nagustuhan nyo po itong aking video for today, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-comment. Ayan, success ang ating leaves propagation ng ating sansi dwarf. Ayan guys, thank you for watching. Thank you sa lahat ng manunood na aking video for today. God bless us all and see you again sa susunod ko pang video. Bye-bye!